mga Koing Koing, it's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga Koing Koing, good morning sa inyong lahat. So today's vlog ay maglilinis ako ngayon mga Koing Koing dito sa likod. Kahapon nalinis ko na doon sa kabila, and then ngayon naman ay dito ako maglilinis. Kaya kung napapansin niyo mga Koing Koing, tingnan niyo, basa ako kasi umulan kanina ng umulan. Nagbaano lang ko kaysa ano mga Koing Koing, merong araw, so ayaw ko maglinis ng maaraw kay masira yung beauty natin, charot. Hindi nga mga Koing Koing, mas maganda ngayon na maglinis kay walang araw. So nagpabasa-basa na lang ako mga Koing, tingnan niyo oh. Ang dami kong lilinisan, tingnan niyo mga Koing Koing ko. Ayun oh, ayun. And then halika kayo mga Koing Koing, ano ko muna kayo, i-tour ko muna kayo dito. So baka nagtaka kayo, merong nagtanong kung paano namin ginawa yung biogas, no? Baka nagtaka kayo, bakit wala pang video about sa biogas? Wala pa, kay grabe ka busy mga Koing Koing, ang linya ni Randy. Hindi pa namin naayos, look oh. Tingnan niyo oh. Oh, tingnan niyo mga Koing Koing ko. Yan. So ang dami ko pang lilinisan dito. Tingnan niyo mga Koing Koing ko. Dami ko pang lilinisan. Kasi alam niyo kung bakit, no, na maglinis ako mga Koing Koing. Kasi ano mga Koing Koing, pinuntahan namin yung pari kahapon. So wala doon, nasa Surigao daw. At ng ano mga Koing Koing, babalikan daw namin ngayon, no, mamayang hapon babalikan namin. So sana hindi siya busy sa kanyang schedule mga Koing Koing, at nang pumayag siya na Monday 28, no. Yun kasi mga Koing Koing, yung pizza na yun daw, yun daw yung magandang ano, pizza sa paglisin. Either 24 o 28. Ganun. So, ayan mga Koing Koing. Ito, naglinis ako. Ayan. So, pinto lang tayo mga Koing Koing, no. So, kung mapapansin nyo, na ako talaga mga Koing Koing, yung hands-on dito sa paglilinis, no. Okay. Sayang naman mga Koing Koing, kung magsuhol pa ako ng ano, maglilinis dito, eh wala naman akong ginagawa, wala namang mga nganak na mga baboy. So ako na lang nag-decide na maglinis dito, kayo kapatid ko naglaba. Yung isa naman, John Ray, nag-helper sa ano, sa may napapatrabaho kami sa parkingan. And then yung isa naman, si Carlo ay nag ano mga Koing Koing, nag ano ng pader doon. Siya yung naaatasan doon. So lahat kami merong trabaho mga Koing Koing, kaya ako dito talaga yung nag ano, hands on. So wala lang naman sa akin to mga Koing Koing, kasi sanay naman ako magtrabaho. Imagine niyo, trabaho kasambahay for almost 6 years ako nagtrabaho. Imagine niyo, 16 years old pa lang ako nung pumunta na ako, pagka-graduate ko ng high school. Pumunta na agad ako sa ano, ay nakasubog ko. So pumunta na agad ako mga Koing Koing ng Maynila para magtrabaho, kasi nga si nanay noon is merong sakit, and then yung mga kapatid ko nag-aaral. So kami dalawa ni ate yung nagtulungan para makapag-aral yung mga kapatid ko. So sa ngayon nga, hindi nga ako nakapag-aral na, kay meron naman akong ano dito, wala nang magbantay, wala nang mag-manage dito mga Koing Koing sa babuyan, kaya hindi ko man in-expect na ganito kalaki yun, lalaki yun eh, ganito nakalaki yun. At napalago ko ng maayos yung aking babuyan. So andito na nga yun mga Koing Koing, at mahirap man pero ganun talaga ang buhay mga Koing Koing, no. So dito na tayo, kaya tapos na ko dito. Thank you mga Koing Koing ha, nagkwintuhan muna tayo. So imagine nyo mga Koing Koing, 16 years old pa lang ako, nasa Manila na ako, no. So nakakilala lang kami ni Randy sa Tixmeet lang. Tixmeet lang kami. Grabe, no? Tixmeet lang kami. And then nang nag-ano ko mga Koing Koing, nag-aaral pa kasi siya, nakakilala kami second year college pa lang si Randy. Kaya kung meron magsabi na ay ganun kasi engineer siya, hindi ganun. Kasi talagang kumbaga pinaghirapan ko din, talagang pinagtrabahuan ko din, na talagang siguro masabi ko talaga na kami, no, kay imagine niyo ilang years ako mga Koing Koing nag-ano sa kanya, naghintay, no, kasi second year, third year, fourth year,
5 years kasi mga coin. And then nag-ano pa siya, nag 1 year pa siyang nag-review and then nag-board exam, sabi niya lang natin. So 4 years, no? 4 years ako naghintay, mga coin, imagine niyo. Tapos nung nga nag-aaral siya, ay tumulong naman ako mga coin. Ako yung nagbibili ng mga books niya sa engineering. Tapos buti na lang mga coin ay hindi niya ako binigo, hindi naman siya naghanap ng iba, parang ganun. So talagang sa long distance namin, 5 years kaming long distance relationship na kaya namin. And then ngayon nga is talagang pinag-anuhan namin na hindi na kami magka-hiwalay pa, yung magsama lang kami nung nagtrabaho na siya dito. So mahirap mga coin yung long distance, no? Talagang mahirapan, parang nasa abroad din ako nung time na yun. Kasi uuwi lang ako mga coin ng every year isang visis. Uuwi lang ako, tapos na mga coin, alam niyo ba, gusto ko lang ikwento sa inyo. So gusto ko lang ikwento sa inyo mga coin na mga coin, first meet namin sa Surigao. Hindi talaga ako mga coin tumingin sa kanya, hindi talaga. Parang nasa ano lang ako, nasa paa lang ako tumingin, hindi ako sa mukha. Nakakatawa nga noon mga coin kasi iwan ko mga coin. Hindi ko talaga na bakit ganun. Tapos nag-ano lang kami. Nagkita lang kami, nag-meet lang kami, then tawag-tawag lang ganun. Tapos hindi ko nga akalain mga coin na nakaya na namin yung time na yun, na sobrang layo kami sa isa't isa, and then nag-aaral siya. So paanuhan na lang mga coin. Ako yung nagpapadala ko sa kanya ng mga vitamins, and then yung kanyang ano sa pag-review, Mimo Plus Gold. Tapos yung mga books niya, in-order ko pa talaga yon, at pinuhantahan ko yung mga national bookstore kung nandun ba talaga yung books na kailangan niya. And then hanggang ngayon mga coin, nakakatuwa kasi nandyan pa rin yung mga books na yun. Talagang kinikip pa niya yung mga books na yun. At nung sumunod naman is yung kapatid niya na nag-aral ngayon, tapos na din, engineer din yun. Dalawa lang kasi sila mga coin, magkapatid, para silang engineer. So ngayon ay nagpasalamat ako mga coin kasi nung sabi kasi ni Randy nung nag-board exam na siya, isang examen lang siya, sabi niya na hihinto na daw ako bilang kasambahay, and then uuwi na daw ako dito dahil papaaralin niya ako. Sus mga coin, no? Kasi bakasyon kasi yun mga coin nung time na yun. Ikwento ko sa inyo kung bakit, paano kami nagsimula ng nagbabuyan, no? Paano namin naisipan, walang kaisip-isip, walang kaplano-plano na magbabuyan kami. Ganito kasi yun yung nangyari mga coin. Nung pag-uwi ko dito, nakapasa na yun si Randy sa board exam, eh, nagtatrabaho na yun dito. Tapos sabi niya, uwi na daw ako kay mag-ano daw ako mga coin, mag-aral. So nung time na yon ay meron kaming kapitbahay na merong alagang baboy, merong biik siya, kinuha ko yung native na biik, yung kinuha ko. Inalagaan ko yung mga coin, pinapakain ko yun, and then talagang ano ba talaga. And then sabi ko, ba't ang mahina mang tumubo yung ano, yung native na baboy? So I decide na mag-ano kami, mag ibinta namin yun, and din papalitan namin yun ng yung hypor ba na biik, kasi meron din namang tinbinta dito na hypor na biik noon. So ayun na nga, bininta ko mga coin, and then nag bili ako ng hypor, no, pinalit ko yung hypor. Ayun, inalagaan ko yun mga coin, nang lumaki yun, bininta ko, naging dalawa na, no. Nung dalawa na, nung dalawa yung pinalaki ko yung dalawa, bininta ko ulit yun, so naging apat na. Ganun yung nangyari mga coin. And then nung apat na bininta ko, binili ko na naman ulit, doon ako nag-start mag-ano ng inahin. Ta super ano mga coin kasi noon bagong nagtrabaho lang yung si Randy. Sobrang hirap ng mga coin kay dito ko biis wag bi. Ton. Sobrang hirap noon mga coin kay
what is, ano pa, kasi simula pa lang niyang magtrabaho, so hindi talaga agad-agad malaki ang sweldo. So, ang ginawa ko, makuing-kuing, nagbinta ako ng kutsinta, nagbinta ako ng mga ice candy, and kung ano-ano na lang, makuing-kuing ng ilako ko yun sa ibang barangay, ganun, para makakaano ako, kumbaga sa Bisaya pa, makaabag ako sa kairandi, sa mga kailangan namin sa bahay, ganun. And then, meron lang akong advice, no, sa mga nagsisimula pa lang, no, na talagang, yung mga, dati kasi kami, isa lang kami sa bahay, sila nanay, ate, ate Sholin, kami, tatlo kami sa isang bahay. So, mas maganda, iniisip ko kasi mga kuing-kuing, hindi mo makakain kung ano yung mga gusto mong kainin. Kasi nga, sobrang dami namin sa isang bahay. So, kung gusto, halimbawa, bibili ka ng burger. So, hindi ka makakabili ng burger ng isa lang kay marami. So, mayroong maiinggit yung iba. So, sa isip namin, sabi ko karandi, mag-ano na lang tayo, humiwalay na lang tayo, punta tayo sa dito na lang, malapit dito sa farm, magbahay, bahay namin, bahay kubo, and talagang kasya lang kami na makatulog, ganun. Tapos na-decide kami mga kuing-kuing na maghiwalay kami para malaman kasi namin kung ano yung mga kulang, ano yung dapat gawin. So yun na yun mga kuing-kuing, nag-ano na kami, humiwalay na kami, maliit yung anong bahay kubo talaga, yung bahay namin. And then, pagkaano mga kuing-kuing, imaginin nyo yung manok na binili ko, yung isang kilo na manok, hinati-hati ko yan ng maliliit. Hinati-hati ko yan ng maliliit. Kay para, gawing sabaw lang. Para kasi si Randy kasi, mahilig kasi siya sa sabaw. So sabaw lang, basta na lang meron kaming maulam, tipid-tipid. Kay meron kami papakainin eh. Meron kaming mga alaga na kailangan pakainin. So nagtipid-tipid kami. And sabi nga ng sa barangay namin na palagi daw kami ng baboy, pero wala naman daw silang nakikita ng ano ba, yung nakita nila na resulta ng paghihirap namin. So, tikom lang yung bibig namin, trabaho lang kami ng trabaho, and talagang pinapakita namin mga kuing-kuing, hindi nila alam na nagtanim, and then, sa susunod na mga araw, is ani na lang kami. Mag-aani na lang kami. Hindi nila alam yun mga kuing-kuing, kasi yung mga tao, alam nyo ba, yung mga marites, walang magawa yan sa buhay nila. Kundi magbantay lang ng magbantay. So ganun, tikom lang yung bibig namin mga kuing-kuing. So nung ano na yun mga kuing-kuing, nung nagsimula na kami dito, nung lumipat na kami dito sa bahay namin, sa bahay kubo namin, lumipat kami, dun ko nalaman na ang hirap palang bumukod, no? Nang walang-wala ka talaga kahit 1 piso, wala talaga. So ang hirap bumukod pala kay. Syempre, Iisipin mo na yung bigas, iisipin mo na yung pang-ulam, araw-araw, iisipin mo na yung pang-ilaw, tubig, bahid sa tubig. So sabi ko, ay ganito pala kapag mag-asawa na ba, ganito na pala yun, ganito pala kahirap yun, kaya pala yung iba, ganun, kasi walang pera, kaya pala naghirap, ganun, lalong-lalo na kapag magkaanak talaga mga kuing-kuing, tas walang-wala talaga, sobrang hirap talaga ganun mga kuing-kuing. So kami, kaya kung napapansin ninyo, na hanggang ngayon, wala pa kaming anak na Randy, no? Can you imagine mga kuing-kuing, 12 years na kami, 12 years talagang plinano namin yung lahat, kasi kung magkaanak na agad-agad kami, hindi namin, na-priority na namin sa anak namin, hindi siguro magiging ganito kung inuna muna namin yung anak namin. So, inisip kasi namin mga kuing-kuing yung future niya, no? Masama bang isipin mo yung future na in case na pag ano, mapaaral mo sa magandang eskwelahan yung anak mo. Ganun mga kuing-kuing yung nasa isip namin. So, baka kasi yung iba, inisip ng iba na baog daw kami, hindi daw kami makaanak. Pero hindi nila alam mga kuing-kuing na talaga ang plinano namin. Kasi ang hirap-hirap mga kuing-kuing, no? No, nag-start na nga kami mga kuing-kuing dito, nagbabuyan na kami. Unti-unti yun mga kuing-kuing kasi hindi bigla yon, no, na nagbabuyan kami ng sobrang dami na ganun. Hindi, step by step, no, dahan-dahan, hindi yung kaya lang naming ma-sustain yung pagkain ng mga baboy, kasi kung ano talaga, hindi talaga
hindi talaga na, yung basta-basta ka lang, maglagay ka lang ng negosyo na padamihin mo na agad, tapos wala ka naman punan, wala, wala, yun. So, ano kami makuing-kuing? Kung baga dahan-dahan ba, isang inahin, naging dalawa. Kaya kung nakikita nyo sa vlog ko, meron doong inahin ko si Ara at saka si Mina. Yun yung pinakauna naming inahin mga kuing-kuing. Ngayon, wala na yun. Pero yung mga anak niya na talagang ano, nandito pa yun mga kuing-kuing, no? So, nag-start kami magbabuyan ng 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. So, 7 years na kami mga kuing-kuing. Okay, sa'yo na nga mga kuing-kuing. Hey, umulan na naman. Pabasa-basa lang. Kumalapit na ako matapos mga kuing-kuing. Tingnan nyo, konti na lang. So, ayun na nga. 7 years na kami mga kuing-kuing nagbabuyan. So, sa 7 years namin, sa 7 years naming pagtrabaho, kasama na dun yung ano mga kuing-kuing, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga nangyari, kasama na dun ng 7 years, no? And, meron na, ayun na nga, na yung una kasi na ginawa namin ay, inano muna namin yung mga kulungan ng baboy, inayos namin na yung matibay ba, yung hindi mangat-ngat, ganon. Kasi kung kahoy lang kasi mga kuing-kuing, nangangat-ngat din yun. So, inuna muna namin yun. And then, nung nagka, ano mga kuing-kuing, nung nagka pira kami, so buti na lang, itong lupa na makikita ninyo, yung pinagtayuan namin ng farm, and then yung sa bahay, and then sa itikan, ay bininta sa amin mga kuing-kuing, no? Bininta sa amin ang kapatid ni tatay ng 200,000. So, yun yung nabili namin, no? Nabili, na nagkaroon na kami ng maayos na kulungan, and then nabili namin itong lupa na to. And then, na nagkabahay kami, ayun, yung nagkabahay kami, mga kuing, sa 7 years namin yun, no? Sa 7 years namin yun pagsisikap. And then, ang sa ngayon nga ay, yun na yung sasakyan. Yun yung pangarap namin talaga, mga kuing-kuing, sa buhay namin, na magkaroon kami ng sasakyan, no? Okay, so, gusto ko lang i-inspire sa kayo, mga kuing-kuing, na nag-start talaga ako ng walang-wala. Walang-wala, wala kaming ni piso, wala kami, nagsimula kami. At walang plano din na magbabuyan kami, walang plano. Oh. So talagang, ito talaga siguro yung ano ko, yung buhay ko, buhay farmer. Kay, kung nag-asawa lang din siguro ako, tapos yung naasawa ko, ano, housewife lang siguro talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako. Imagine niyo mga kuing-kuing, 4 years ako naghintay sa kay Randy, and sa awa ng Diyos ay hindi naman niya pinag-anuhan yung aking mga paghihirap ba, yung aking mga ginagawa sa kanya. So, hindi niya yun basta tinatapon lang. So natutuwa ako na ganun ngayon nangyari mga kuing-kuing. So ako gusto ko lang na ma-inspire yung mga lalong-lalo yung mga nagbabuyan. Yung mga bago pa lang, kagaya ko dati na bago pa lang asawa, na nag-start silang magbabuyan, nag-start silang magnegosyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta marunong lang kayong mag-ano ng pera, and then tipid-tipid. Yung, kumbaga, huwag bibili ng, ano ng wants. Huwag kayong bibili ng wants lang, yung hindi naman talaga kailangan. Ang bilhin nyo, yung talagang needs nyo lang. Oh, kami mga kuing-kuing, buti nga sa amin. Napadala nga sa amin si Ma'am Liz mga damit, meron kami mga damit, pasalamat nga ako. Pero yung makikita niya, tingnan niyo mga damit ko, pabalik-balik lang. Kasi nga, hindi naman mga kuing-kuing, kung halimbawa, bibili naman ako, saan ko na naman yun susuotin? Eh, dito lang naman ako palagi sa farm. Si Randy, okay, oks na yun, okay, kuing-kuing, walang problema yun sa kanya. Yung hindi naman kasi kami ganun ka, mga luho sa mga bilihin. Bibili ka ng mga mahal, ibili mo na lang yun ng pagkain, tagal pa maubos yun, mabusog pa pamilya mo, bibili ka ng mga mamahali na mga gamit, na yung hindi naman kailangan mga kuing-kuing. Sili, inibing mo sili. Yun. So, ayun mga kuing-kuing, pininto ko lang sa inyo, no? And malapit na ako matapos. Salamat sa inyo. Na
And sinishare ko lang yung buhay ko, mga kwink-kwink, at saka kung paano kami nagkakilala ni Randina. Ganun nga yung pagkakilala namin, sa cellphone lang, text meet lang. Oo, kaya kung magpadala kami sa maalaala mo kaya, yung ano namin, yung title ng story namin, cellphone. Cellphone mga kwink-kwink. So, ayun na, and sana ay nagustuhan niyo yung pinto ko mga kwink-kwink, no? So, mag-update lang ako sa inyo sa farm, and meron na kaibahan mga kwink-kwink, no? Update ko lang kayo, malapit talaga. Okay, so sana ay nag-enjoy kayo sa vlog ko today, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-click ko lang yung notification bell para ma-notify kayo sa sunod namin mga vlog. Thank you guys for watching! Shoutout nga pala si Sarah Oliveira and Ma'am Glinda Carpo, Rick Carpo, and Ninang Tantenes, and si Giovanni Panansyal, and that's all muna mga kayo. Ibababawi ako mamaya. Bye!